police office, hindi lang nag-iisa yan. Marami yan na ahensya na tumututok, hindi yan. Other local government unit, kami po ay mayroon ng coordination. Yung rehabilitation, kung paano mag-declare ng isang barangay na clear, kung paano sabihin ng isang barangay affected. So, yun. Whole government approach ang ginagawa natin. Kaya, maalala nyo, pag lunch pa lang ng war on drugs, maraming ahinti ng gobyerno na hindi handa. Ano ang gagawin natin? Ano, paano? So, pidiya rin. Hindi sila, kulang sila ng tao. Yan na lang nakita na kulang pala yung pidiya sa mga manpower. Karamihan ng dito sa Baguio, karamihan na mga complicit namin sa droga ay apprehended namin. In coordination with the PDA. So, ano yung karamihan na ginagamit ng drugista dito sa Baguio? Ang popular, shabu. Ito, walang laboratory, walang kumbaga stock pandito sa Baguio, yung kung saan sila nag-i-stock, wala. Puro ano lang yan, pasa-pasa. Sa marihuana naman, based sa nauhuli, ibabagsak na galing sa yung nearby municipality of Baguio, yung sa Benguet, part ng Calica, part ng Mountain Province. Doon nila pinaprocess, tapos ibagsak nila dito sa Baguio, may sasalubong. Ang iba naman, doon nila pinaprocess dyan sa halimbawa, yung sa Calica, Tinglayan, mayroong pinaprocess doon din, diretso sa Manila. Na marapisan ng nauhuli ay through checkpoint. So, yun, transshipment of illegal drugs. O walang laboratory dito. Ito lang, pinabagsak, tapos may kumukuha. For your information, nagli-level up yung mga transaction, nagli-level up nila. Ginagamit nila yung social media para sa transaksyon. At di ba, uso ngayon yan. Para hindi ka pumunta ng paliki, mag-internet ka na lang, nakikita mo doon sa social media yung advertisement. Ganon din dito. Kaya makita nyo, pag nahulog na yung pira ko sa bangko, o ano na, i-deliver na yung item sa inyo. Ganon. So, ang goal ng PCPO to maintain na kung hanggang maaari, lahat ng barangay dito ay clear ang affected. I-maintain natin. Pero, wala eh. May 98 na affected barangay. Papakita ko mamaya. Yun ang mission natin. Sumakayan ba kayo? Na yan ang mission natin. Tumi, Baguio City active drug free city, di ba? Yes. So ito on our strategies of conducting or enforcement of drug operation, ito we enforce by drugs i-dismantle natin. Itagalan mo na lang. I-dismantle natin. Kung mayroon mga laboratory, i-dismantle natin. Kung mayroon mga drug lord dito, huliin natin. Ha? Kung hindi natin kaya huliin, huliin na lang ang iba. Ha? Hindi natin kaya.
También no me va, pero ya. Ito kasi yung ano ng Pag-Tranglor. Hindi pa nakaw po si President Duterte. Kaya nila. Kaya nilang mag-hire na makakaas. Nung may, ano ba, yung makakaas ng lipon na abogado. Kaya nilang makipag-team sa mga sino-sino dyan na malapit at para malismis ang kaso. Kaya dito sa Baguio, meron yung kung nakalita nyo, meron isang judge dito sa Baguio. Ha? Hindi ko na papagitin na, makala kayo. Ganun ang impresa nito. May politician, halos lahat ng matataas na official kayang impresa nito kasi malaking pire. So, ito, yung drug supply reduction, ito yung puro police operation na to. Alam nyo nung nasa DEO ako, nahuli din namin ng isang street, kung baga street level, kung mga cyborg lang. Nahuli namin, punta na ang dami-dami palang nakabalik. Nahuli namin isa, may kinanta, huli-huli. Tapos, meron na naman. Kaya biglaan yung ano, biglaan yung puno, napuno yung Baguio City Jail. Magtanong kayo sa Baguio City Jail. 80% ang nandiyan ay dahil sa droga. So ito, more on police operation ito. Para maubos kung mayroon silang staff. May staff kung mayroon silang reproduction system. Then next yung drug demand reduction. Ito naman yun. Ito yung parang ganito. Ginagawa natin, symposium, paano ang gagawin para yung mga kabataan ay hindi malulog sa droga. Kumbaga, awareness. Dapat sinabing drugs, uy, hindi maganda yan. Ang maganda, unregulated drugs. Pero, take note, huwag kayong masyado sa drugs kasi ang effect pala, yung regulated drug, yung legal na pinibili natin sa butika, maniwala kahit hindi. Pag marami kayong iniinom na gamot, one after the other palayan, nagamot yung isa, maibig ko pala yung isang gamot hanggang sa buwagsak na yung katawan mo. Kaya ang yan natin yung mas maganda yung kumain tayo ng masusustansya para hindi palagi pumupunta sa doktor na magpaparesita. Di ba? At kung hindi naman kayo, kung ka naman kayo para high moral. Ha? Drug supply reductions, take away drugs from the public, from market denial, oh, ito. Sabi ko na ito, reduce productions and spread of dangerous drugs, and cut the supply through alternative development. Tunga sa CIDG, ako, nag-operate kami ng Kalinga, lahat ng resibo, na nakuha namin doon sa Rizal Kalinga galing sa Montilobar.
total na arrested ito 196. 31 lang ang iusin. Ito yung ano, ito yung nahuli na gumagamit. 165, ito yung talagang in position na sila ang nagbibinta ng kinigan ng droga. Pagdating ng 2007, bumaba. Ito, yung pusher, 85. Yung user, 24. Pagdating naman ng 2008, lalong bumaba. Mayroon 44 at saka yung user 11. So for from 2016 to date, ang nahuling poser is 294 and then sa poser is 66. Dito naman sa surrender, karamihan nung pagblusok ng ano, enforcement ng ito, yung war on drugs, dami ang nag-surrender. Marami dyan. Yung nagsasabi niya, uy, drug surrender para yung kapit-bahay na.